Muna po, nais po muna natin batiin. Siyempre, nandito po ang aking may bahay, Mayora Jonah Estrella. Palakpakan po natin ang tagapangulo ng Baliwan Tourism Council. Siyempre po, sa lahat po ng mga konsehal ng bayan na nandito, Konsehal Oji Baltasar, palakpakan po natin. Konsehal Ding Dong Nicolas, na bukas ay pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday! Konsehal Tony Patawaran, Konsehal Lowell Tagle, siyempre po sa buo ng Baliwan Tourism Council, palakpakan po natin. At siyempre ang samahang forever sa pangunan ni Tita Cora Agustin, sa lahat po ng mga nandito ngayon, sa ating pong lahat, isang magandang gabi po sa inyo lahat. Una po ay ngayong gabi ay bubuksan po natin ang taunang pagbubukas ng Christmas tree o ng giant Christmas tree dito po sa ating bayang Baliwag. Magmula pa lang po nang ako'y malunglok bilang punong bayan ng ating pong bayang Baliwag, ay taon-taon sinigurado ko po na tayo ay magkakaroon ng isang malaking Christmas tree sa nagamit ng mga used materials. Isang pagpapatunay po na dito po sa bayan ng Baliwag ay pinapangalagahan po natin ang pangalaga sa kalikasan. Kung papansinin po ninyo yung ating giant Christmas tree, yan po ay kinabibilangan ng 300 ecolabs, yung kulay puti, yan po ay ecolabs. Yan po ay gawa, yung 300 ecolabs, yan po ay gamit na kutsara tinidor na binigay po sa atin ng McDonald's. 21,000 pieces. Palakpakan nga po natin. At kung mapapansin po ninyo yung mga bilog-bilog, yan po ay used plastic cups. Yan po ay umigit ko mulang 10,000 na plastic cups na para pong tingin natin ay mga copies. At yung mga dahon po, yan po ay used rubber mats. At kung mapapansin po ninyo, yan pong nandyan din po ang sagisag ng ating pamahalaang bayan ng Baliwag. At syempre, yung nasa itaas po niyan, yung Yes to Baliwag City na logo na pinapangarap po natin na ang ating bayang Baliwag at sa mga darating na panahon ay maging isang ganap na syudad para mas maraming benepisyo, mas maraming biyaya ang ating maibibigay para po sa ating mga kababayan. Okay ba sa inyo yun? At sa mga darating pong araw, mas lalo po namin ipapaliwanag kung ano po ba talaga ang kahalagahan ng pagiging syudad o ng pagiging city ng ating bayan. At ngayon po, sabi ko nga, tuwing sasapit po ang Kapaskuhan, tatlong buwan na nakakalipas, nakita naman ninyo dito po sa ating Heroes Park. Dito po ay dito natin nilalagay yung mga tradisyon na pagkain na lalong kilala, syempre, tuwing sasapit po ang Kapaskuhan. Yan po ang bibingka, puto bumbong, at mga bicho-bicho. Yan, nandiyan po sila. Kaya dito po natin sila inilalagay para na sa ganon yung lahat ng mga kababayan natin na gustong kumain, gustong mamasyal, dito po sila pupunta sa ating parke. Kaya ngayon ay malapit na po ang Kapaskuhan. Sabi nga, ano ba yung tunay na diwa ng Pasko? Ang tunay pong diwa ng Pasko, baka nakakalimutan po natin, yan po yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, birthday ni Jesus Christ. Kaya dapat tayong lahat ay maghanda, hindi lamang paghahanda ng pisikal ng ating kapaligiran, ng ating bayan o ng ating mga bahay. Dapat po ay ihanda po natin ang ating mga puso sa pagdating ng ating Panginoon. Kinakailangan malinis po ang ating puso para maluwag po natin tatanggapin ang pagsilang ng ating Panginoon sa darating pong Kapaskuhan. Kaya sabi ko nga, yung mga kagalit natin, yung mga nakatampuhan natin, ito na po yung pinakamagandang panahon para tayo ay makipag-ayos
para na sa ganon, wala po tayong dinadalang sama ng loob sa darating na Kapaskuhan para po pagsapit ng 25, maluwag po nating tatanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa diwa pong yan, ako po ay bumabati sa inyo sa ngalan po ng aming pamilya, Pamilya Estrella, sa ngalan po ng pamahalaang bayan ng Baliwag, kami pong lahat ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at sana maging masagana po ang ating bagong taon. Maraming salamat, magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Mayor.